Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at sa lahat po ng mga nanonood at nasa kanilang mga bahay, maging nasa eskwelahan ka man, nasa trabaho. Habang nanonood ka nito, isang mapagpalang gabi sa iyo at ang kaligtasan ng Panginoon ay sumayon. Narito na po tayo para sa ating Season 26 of our Daily Devotion na mayroon pong temang Our Life Rose. So bago po yan, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, Father God, we bless you, Jesus. We worship you, Lord God. We adore you, Lord God. Panginoon, sa oras na ito, bago po kami lumapit at pag-aralan ng iyong salita, kami po'y nagpapalinis sa iyong harapan, Panginoon. Ano man mga bagay na nagawa namin na hindi nakalulugod sa iyo, humihingi po kami ng kapatawaran. At gawin niyo po kami, Panginoon, na maging magandang example, Panginoon, sa amin pong lahat ng ginagawa at pinupuntahan. Panginoon, nawa sa oras na ito, buksan niyo po ang wisdom, buksan niyo po ang knowledge, Ama. Palawakin niyo po ang aming kaisipan upang mas lalo namin maintindihan at tumimo sa aming mga puso ang aming pagbubulayan sa oras na ito. Nawa, Amang Diyos, sa oras na ito, kasihan mo ang gawain ito at ang iyong banal na Espiritu ang kumilos sa akin po na iyong abang lingkod at sa lahat po ng mga nakikinig, Panginoon. Maraming maraming salamat sa iyo po ang papuri pagsamba. In Jesus' mighty name, Amen. Ayan po, sa oras po ito, sabi ko nga po sa inyo, ang tema natin is our life verse. So, pag sinabi natin yung life verse, when you say life verse, ito po yung paborito mo o maaaring nagrema sa'yo bago ka nakakilala. Ito yung paborito mong ishare na verse o yung maaaring lagi nagpapaalala sa'yo sa mga panahon may pagsubok ka o sa pagiging Kristiyano mo. Marami po akong life verse, pero isa po ito sa nais kong ibahagi sa inyo. At nawa, gamitin po ito ng Panginoon upang mas lalo nating makilala ang Diyos at mas lalo po na tayong malugod sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi po dito, basahin po natin, at kayo po ay makipagbukas sa akin sa 1 Corinthians 10:31. Ang sabi po dito, whatever therefore we eat or drink or whatsoever you do, do all for the glory of God. Yung po po i-highlight sa anuman ang ating ginagawa, do all for the glory of God. Sa Tagalog, anuman ang iyong kainin, anuman ang iyong inumin, o anuman ang iyong ginagawa, gawin mo ito sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kung ating aralin ng itong verse na ito, o yung whole chapter na ito, pinapaalala sa atin ni Pablo na huwag tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Meron po kasi mga rules or legalism dito na nagpapakita ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero sa verse na ito, pinapaalala sa atin na lahat ng ating gagawin, huwag natin gawin sa ibang mga bagay o sa ibang mga tao, kundi gawin natin ito sa kaluwalhatian ng Diyos. May nakikita ka man, may kasama ka man, o tayo ay nag-iisa. Sa ating mga trabaho o sa lahat ng ating ginagawa, sinasabi dito ni Paul na kahit sa mga panahong ikaw ay nasa matinding pagsubok o even sa mga bagay na masaya ka o anumang panahon ng buhay mo o may anumang mga pinagdadaanan mo, gawin mo ito lahat sa ikalulugod ng Panginoon. Sabi din po dito, hindi sa pag-awit, hindi sa pagtugtog, sa pagtuturo, o sa anumang mga bagay na ministry mo makikita, mapapakita mo ang glory ng Lord, kundi sa lahat ng mga bagay na ating mga ginagawa. Amen? Pero mga may mahigit na rason kung bakit ito sinasabi. Number one, upang hindi tayo maging katitisura ng ating kapwa. Ito man ay ating kapatiran, bagong mananampalataya, o hindi natin kapwa mananampalataya. Aminin po natin na sa ating araw-araw na ginagawa, tayo po ay nasa simbahan o tayo ay nakikita sa daan ng ating mga kapwa mananampalataya o even yung mga baguhan, nilook off nila tayo, tinitingnan nila yung ating ginagawa. And sometimes, kapag nagtanong ka sa isang kapatiran bakit ka umalis sa iglesia ngayon, minsan ikaw ay nagiging rason kasi natisod ako kay ganito. So, sinasabi rito ni Pablo na maging aware tayo, tingnan natin yung ating mga kilos na maaaring maging katitusuran ng ating kapwa. Na sabi nga, minsan hindi natin to nalalaman, minsan hindi natin to naiintindihan, minsan hindi natin to batid, pero nakakapagpatisod pala tayo. Pero minsan naman, sadyang ginawa natin ang lahat, pero natisod sa atin ang ating kapwa, leave it to God, ibigin lang natin to sa Panginoon, at hayaan natin ang Panginoon ang umayos nito. O maaaring sa hindi mananampalataya, bakit po sinasabi ito, alam po natin na kapag hindi ka po mananampalataya, madalas natin narinig na Kristiyano pa yan, born again pa yan, pero ito yung ginagawa. So, pinapakita lang dito ni Pablo na ano man po ang ating ginagawa, saan man po tayo idako, gawin po natin ayon sa ikalaluwalhati ng Panginoon. Number two, nasa lahat ng puntahan mo, gawin mo, nasa labas ka man ng iglesia o nasa loob,
ang katwiran ng Diyos ang nakikita sa iyo. Ano po ito? Maaaring yung mga hobby mo, sa trabaho mo, o sa anumang mga bagay. Ipakita muna na naluluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Hindi ikaw yung sinasabi na Kristiyano na musang-uso, kundi Kristiyano na kahit sa trabaho, kahit sa negosyo, hindi ka nakikitaan ng pandaraya, hindi ka nakikitaan ng katamaran, kahit sa pag-aaral mo, hindi ka nakikitang nangungopia. Kundi lahat ng yan, ipinapakita mo na maluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Dahil alam mo na nakikita ka ng Panginoon. At sa bawat kilos mo, alam mo na gusto mong bigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? At sabi din dito sa number 3, na tayo sa ating pagkakaroon ng edad o pagkakaedad, nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Na hindi ka tumanda, na walang pagkatanda, sabi nga po. Kundi lahat ng iyong ginagawa, habang ikaw ay nagkakaedad, nakikita sa iyong buhay ang kaningningan ng Diyos. Na hindi sinasabi na tumanda ka na sa pagiging Kristiyano, pero walang nangyari at hindi ka man lang nakitaan ng glory ng Lord o nakitaan ng kahabagan at pag-ibig ng Diyos. Kundi habang ikaw ay nagkakaedad, nakikita doon na kung paano ang kababaan ng loob ng Panginoon, kung paano ang pag-ibig ng Diyos, kung paano ang kaluwalhatian ng Diyos ay nakikita sa buhay mo. Amen? Tandaan po natin na sa ating pagiging Kristiyano, may dalawang impact ang iiwan sa iyong nakakasalamuha. Una, na ipapakita mo ba ang kilos ng Diyos sa buhay mo? O nabibigyan ng glory o kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo? Naaalis ka sa isang lugar na napakita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Nagiging positibo ang impact mo sa taong nakasalamuha mo o sa trabaho mo. O pangalawa, ikaw ba ay nagiging sanhi ng katitusuran ng kapwa mo? So yun lang pong ating tatandaan na sa bawat ating ginagawa, may dalawang bagay lang. Ikaw ba ay nagiging positibo sa kapwa mo o negatibo? Tandaan natin na sa bawat nating gagawin, tanungin natin ang ating mga sarili, bakit ko nga ba ito ginagawa? Upang hindi po tayo mahulog sa maling pangunawa at katuruan o maging sa mga legalism o rules na hindi naaayon sa kaluwalhatian ng Diyos, tandaan na lang natin na lahat po ng ating gagawin, marapat lang po na mabigyan natin ng glory ang Panginoon. In conclusion, sa ating pang-conclusion, sa pagwawakas ng mensahe nito, tandaan po natin na kung ang pag-ibig ng Diyos ay nakikita sa atin, sa bawat kilos natin, kung ang kapayapaan ng Diyos ang nagiging hatid natin sa ating mga kapwa, kung ang salita ng Diyos ay namumuhay sa atin, kapatid, hindi mahirap ang pinapagawa ng Diyos na tayo ay magbahagi ng kanyang salita. Dahil tayo po mismo, sa ating mga buhay po mismo, makikita ang glory ng God. At mismo, ang mga tao mismo ang magtatanong, sasama sa atin at kikilala sa Diyos. Kaya kapatid, sa oras na ito, ano man ang iyong ginagawa, nasaan ka man, gawin mo ito sa ikalulugod at ikaluluwalhati ng Panginoon. Yan lang po mga kapatid, at nawa itong light burst ko na lagi na nagpapaalala at nagbibigay ng katanungan sa akin na ito bang ginagawa ko ay ginagawa ko sa Panginoon. At kapag alam kong hindi malulugod ang Diyos, natututo tayo na nabibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon na kontrolin at huwag gawin ito. At nawa ito din po ay magrema sa atin at ito rin po ay gamitin natin sa pang-araw-araw nating buhay. Na kahit sa pagsasalita, kahit sa ating sa ating mga nakikita at sa ating mga ginagawa, ang Diyos po ay marapat na nalulugod at ni-even ang ating mga nakakasalamuha. Isang magandang gabi po at nawa tayo pong lahat ay napagpala sa ating narinig. Tayo po yung manalangin. Hallelujah, Father God, we bless you, Jesus. We worship you and we adore you, Lord God. Ama, narinig niyo po ang mensaheng ito, Panginoon ni Paul, that whatever we eat, whatever we do, whatever we drink, do it for the glory of God. Ano man ang aming kainin, ano man ang aming inumin, ano man ang aming gawin, gawin natin namin ito for the glory of God. Ama, dalangin ko po, Amang Diyos, na sa kabila ng magulong panahon ngayon, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng kung ano ng mga bagay na nagaganap, Lord, huwag nawa namin makalimutan na sa lahat ng aming gagawin, ikaw ay maluwalhati, Panginoon. Huwag nawa, Panginoon, na sa panahon na busy kami sa aming ministry, sa panahon na busy kami sa aming iglesia, huwag nawa naming makalimutan, Panginoon, yung pakikipagkapwa-tao rin, na makita sa amin, Panginoon, yung glory mo, Lord God, yung kaluwalhatian mo, Panginoon. Ama, maaari maraming darating na mga legalismo,
rules, Panginoon, even Panginoon sa mga Diyos-Diyosan. But Lord God, and itong mensaheng ito, ipinakita rito na ano man ang dumating, Panginoon, papakita namin, Lord God, sa glory mo, Lord God, sa glory mo, ang buhay namin umiikot, Panginoon. Maipakita namin ikaw, ang tunay na Diyos na umiikot sa amin, Panginoon. Huwag nawa, Ama, maging katitusuran kami ng aming kapwa. Huwag nawa, Ama, maipilit namin ang aming gusto na sa maling katuruan at maging katitusuran ito. Kundi nawa, Panginoon, lagi na, Lord, nandito kami sa sistema, sa lugar, Panginoon, na kung saan mas naisin namin, Panginoon, mag-glory ka kaysa sa tao, Panginoon. Mapagpala ka kaysa sa tao, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat po, Aman Diyos, sa mga salitang ginagamit mo para kami matuto, para kami madurog, Panginoon, at mabuo, Aman Diyos, ng mas naayon sa iyong kaluwalhatian. Ama, sa oras na ito, sa lahat po ng aming narinig na salita mula po sa day 1 ng season 26, hanggang sa katapusan nito, Ama, dalangin po namin, Lord God, ikaw na Diyos ang magpakilala sa amin at patuloy naming makilala, Aman Diyos. At patuloy, Ama, ang makapagpapabago, Lord God, sa lahat ng aming mga maling gawi. Lord, lagi mong sinasabi, hindi pa ito ang huli. Hindi ito ang huli. Kaya, Ama, naniniwala po ako na even itong word na ito nagsasabi sa amin, hindi ito ang huli. Kundi simulan mo ngayon, gawin mo ngayon, na sa lahat ng aming gagawin, nabibigyan ka ng glory, and nawa, natutupad namin ito. Lord, maraming salamat po for giving us this wisdom, for giving us this knowledge. Lord, ang iyong abang lingkod na ito, Ama, ay hindi po mahusay sa pagsasalita, Panginoon. Pero, Ama, dalangin ko na sa mga word na iyong inilabas sa aking bibig, Panginoon, lahat ng mga nakapakinig, Lord God, ay may natutunan, Panginoon, at tumimo sa pinakamatabang bahagi ng kanilang mga puso. Maiksi, Lord, subalit, Ama, dalangin ko ang laman nito, Ama, ay magbibigay ng kaluwalhatian sa iyo, Panginoon. Lord, I also pray, Lord, sa aking mga kapatiran, Ama Diyos, na dumaranas ang pagsubok. Lord, sinabi niyo sa iyong salita na ang mga pagsubok na yan ay daraan lamang, Panginoon, at mapagtatagumpayan namin, lalo't idudulog namin ito sa iyo, Panginoon. Kaya, Ama, sa lahat po ng mga dumarating sa pagsubok, Panginoon, dalangin ko, kayo po ang sumama sa kanila, Panginoon. Sa lahat po ng mga may battle sa Lord God, dalangin ko po na kayo ang aming nasa harapang nakikipaglaban para sa amin, Lord God. Sa mga may karamdaman, sabi niyo, Lord God, na sa pamamagitan ng iyong mga latay, Panginoon, kami nagsigaling na, kaya't inaakin po namin ang kagalingan ito in Jesus' name, Lord God. Maging, Lord God, sa lahat ng mga may pangangailangan ngayon, sinabi niyo po sa iyong salita na anumang hingin niyo sa aking pangalan, magtiwala kayo, ito'y nakamit na at ito ngayon makakamit niyo na. Kaya, Ama, sa oras na ito, lahat ng mga pangangailangan, may kahilingan, Lord, inaangkin na po natin namin ito sa pangalan ni Jesus. At katulad na rin po ng sinabi niyo sa mga pinanghihinaan, that we can do all things through Christ who strengthens us. Kaya, Ama, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po. Ama, marami ka pang pangako, marami ka pang salita, marami ka pa, Panginoong, sinasabi sa iyong mensahe. Dalangin ko, Panginoong, buksan niyo ang aming mga puso at kaisipan na mas maunawaan namin ito at mas makilala kayo. Ama Diyos, gabi-gabi, Panginoon, naririnig niyo ang iba't ibang mensahe na ibabahagi ang iba't ibang mensahe. Dalangin kong kasiyahan niyo po ito at patuloy, Panginoon, na i-anoint niyo po ang aming mga labi. Lord, maraming salamat po at patuloy ka maging kalakasan ng bawat isa. At ngayon, Panginoong, araw ng Linggo, Lord God, na kami po ay galing sa panambahan. Dalangin po namin na aming narinig ay hindi po pumasok sa kabilintihan at lalabas, kundi magrema, tumubo, lumaki, at maging pamumuhay namin, Panginoon. Maraming maraming salamat sa iyo lahat ng glory, papuri, pagsamba, at pagluwalhati. Maging, Panginoon, ang mga kabataan ngayon ay aming pong inaalala sa aming panalangin, Panginoon, na Lord, turuan niyo po sila kung paanong magpakumbaba, at Panginoon, kung paanong kilalalin ka bilang Diyos na buhay sa kanilang mga buhay, Lord. At kung paano, Panginoon, malaman nila, Lord God, na ang kalakasan nila ay patuloy na kalakasan na nagbubuhat sa iyo. Maraming salamat po, Aming Diyos. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Kalingain niyo po ang bawat isa. In Jesus' name, Amen. Maraming maraming salamat sa iyong pakikinig, mga kapatid. At sa gabi nito, dalangin ko ang pagpapala, ang kapayapaan, at ang kaligayahan ng Diyos ay sumaating lahat. God bless us all.